Magandang umaga po. Paano naman pong gamitin ito para dun sa definition ng... Sa pagpasok ng COVID, ang lahat ng school at review centers ay natigil. Liban lang, of course, sa Padilla Review Center. Ang lahat ay nag-migrate sa online. Iba-ibang pakulo, iba-ibang style. Ang mga estudyante sa pagpili, lalong nalito, lalong naguluhan. Pero para bigyan kayo ng mas clear idea on how we do it actual in our online review, we created this channel para nakikita nyo ano talaga ang mangyayari, paano namin ginagawa sa loob ng Padilla Review Center Online. All links are found below this video. But before we begin with our discussion today, please don't forget to visit and to also like our FB page, Padilla Review Center. Nasa baba po ang link. Subscribe na rin po kayo dito sa YouTube channel namin. Huwag niyong kalilimutang i-click ang notification bell, choose all para lagi po kayong updated and notified sa lahat ng post namin para po sa inyong lahat ng nagre-review ito at nag-aaral ng engineering. Pati po yung mga BS math, lahat po nang nagtitake ng math. Pero hindi po limited sa math, buong civil engineering specifically ang didiscuss namin kasama po yung ibang subjects sa ibang engineering, mga common subjects like mechanics and strength. So, kung may mga request po kayo na problem, ipadala lang po dito sa YouTube channel namin. And then, isya-shoutout po namin yung kung kanino nanggaling yung problem na yon. And hindi lang isya-shoutout, isosolve po namin. Magandang umaga po. Paano naman pong gamitin ito para dun sa definition ng density in terms of parameter? Ganito ba? Di ba po ang gamma width? Gamma is weight over volume. Kaya width, dahil merong tubig, merong solid, most likely merong air. Okay? So, kaya total weight, this is weight of water plus weight of solid over the total volume. In terms of parameter, madali lang. Yung iba minememorize kasi, pero mas madali pag West A1, yung memory chart. Ang laking bagay. Kasi ang tinandaan mo lang yung West A1, everything is taken care of. Yung ating weight, total weight is this plus this. So that is G gamma water plus times 1, oh, plus this one. So gamma water times ES or gamma water times GW over the total volume in terms of parameter, that is E plus 1. Kuha nyo? Yan po yung formula para sa gamma width. So, kung halimbawa ang available ay S, then ES ang gamitin nyo. Pag ang available ay W, GW ang gamitin nyo. Kuha nyo? So, paano naman po yung gamma dry? Yung gamma dry, ito po yung gamma wet, kaya lang ang degree of saturation, 0. So, ito, S is 0. Magiging 0 to. Or that is weight of solid over total volume. Kasi wala nang water. You get it? But in terms of parameter, i-zero nyo lang to, so magiging G gamma water over A1. Kuha nyo po. Paano naman yung gamma sat? Yung gamma sat naman po, ito po, yung gamma weight, ang S lang equals 1. So this is also total weight over total volume. Kuha? Ngayon po, this is going to be equal to total weight, G gamma water, plus gamma water, kaya lang yung S is 1. So, times E over E plus 1. Naintindihan? Lahat po ng tungkol sa weight and volume, gamma, can be taken care of by the memory chart, GWES A1. Maliwanag po? So, yan po ang memory chart. Ito po si Engineer Perfecto Padilla na nagsasabing basta kaya ko, kaya mo. Basta magkasama lang tayo. So, subscribe po kayo sa YouTube channel namin. Like nyo na rin po yung FB page namin. Yung link po nasa baba. Click the notification bell. Choose all para lagi po kayong notified. Mag-enroll na rin po kayo sa mga courses namin like civil engineering. And paparating po yung ibang courses, electrical engineering review and ECE review. So, hanggang sa muli, kita tayo. Sundan niyo po ako. Marami po kayong matututuhan. Ituturo ko po yung mga sekreto
na ginamit ko para matulungan yung more than 700 top-notchers na naturuan ko and 52 first placers. Sige po, maging ikaw yung pang 53rd first placer. See you!